Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Narito ang ating update sa Bagyong Inday. Si Bagyong Inday po ay bahagyang lumakas habang ito'y nasa karagatan. Kaninang alas 4 ng madaling araw, huling namataan ang layo ng sentro o mata ng bagyo ay nasa 425 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Ang lakas ng hangin ng taglay ng bagyong ito ay umaabot na sa 155 kilometers per hour at ang pagbugso ng hangin ay nasa 190 kilometers per hour. Inaasahan po natin kikilos ito ang bagyo northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Samantala, yung low pressure area nasa labas ng Philippine Area of Responsibility nasa layong 1,995 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Inaasahan po natin itong low pressure area ay hindi papasok sa PER at ito ay kikilos generally pa northwestward patungo sa Japan. At ngayong araw ang para sa ngayong araw po, magandang panahon inaasahan po natin sa buong bansa maliban lang po sa mga isolated na pag-ulan dahil sa thunderstorm. Inaasahan pa rin tayo ng malalakas na hangin sa extreme northern Luzon dahil sa bagyong Inday. Sa ating forecast track, inyo mapapansin na inaasahan pa rin natin ang pagkilos ng bagyo ay generally northward o pahilaga patungo sa silangang bahagi ng China. Kapag hindi magbabago ang galaw ng bagyong Inday, inaasahan po natin na lalabas ng par ang bagyong Inday ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Sa loob ng forecast period, inaasahan po natin na hihina ang bagyo dahil sa malamig ang karagatan at malakas ang hangin sa paligid ng bagyo. Ngayong araw, meron pa rin tayong gale warning. Ang mga lugar po na maapektuhan ay sa Batanes at Babuyan Islands. So, inaasahan pa rin natin ang matataas ang alon doon kung saan ang taas ang alon ay aabot ng 4 meters. Kaya inaasahan po natin ng ating mga kababayan na huwag mo nang pumalaot dahil sa matataas na alon. Sa eastern seaboard at sa lalabing bahagi ng northern seaboard ng northern Luzon ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Kusaan ay delikado para sa mga maliliit na sasakyang pandagat dahil pa rin sa indirect effect ng bagyong Inday. At patungkol naman sa ulan dahil sa bagyong Inday, wala po tayong inaasahan na malalakas na pag-ulan dulot ng bagyo. Dahil nga po ang pagkilos o galaw ng bagyo ay inaasahan po natin pahilaga, kaya mababang tsansa o malabong mag-issue tayo ng tropical cyclone wind signal sa bansa. Ngayon hanggang Miyerkules, although wala tayong inaasahan na wind signal, may makakaranas tayo ng pagbukso ng malalakas na hangin sa extreme northern Luzon dahil sa indirect effect ng bagyong Inday. Ayan po ang ating update. Mula sa PAGASA, ako po si Aldsar D. Aurelio.